Magandang araw mga kaplantito-plantita. Ngayon po ay ang ating picture po ngayon, ang ating episode ngayon ay ang pagpapropagate ng Christ thorn or Christ plant. Nabanggit ko na po ito sa last episode ko po, yung Christ thorn na plant. Ngayon po, ipopropagate po natin itong bulaklak na po ito, itong plant na to. Medyo matinik lang po ito, pero by cuttings po natin gagawin, kasi pag i-divide po, matinik po yung kanyang mga stem. Ayan po, kaya by cutting po tayo, mag-ingat lang po tayo. Pero madali lang po ito i-propagate, itong Christ thorn. Samahan niyo po ako mga kaplantita-plantita. Tingnan niyo po mga kaplantito-plantita. Yan po yung puputuling ko, yung ikakat ko para i-propagate po natin ng Christ thorn. Yan po oh. Ang tinik po niya. Kaya dapat may gloves ka. Ako pala, may gloves ako para protection dito sa mga matitinik na stem ng Christ thorn. Parang ayaw niya magpakat. Yan. Diyan tayo kukuha ng pang propagation itong Christ thorn. Ganda ng bulaklak niya po, no? Magkakat po tayo dyan. Meron na po akong inandang gunting para sa ating Christ thorn na propagation. Ito pong maraming bulaklak, ayoko po i-cut yan. Ito na lang po, dito na lang po tayo mag-cut sa maliliit. Yan, sa mga baby pa po, yan, kakat natin yan. Ito po, apat lang po yung nakat ko na Christ thorn. Sobrang matinig po kasi yung stem niya, ang hirap hawakan. Kaya apat lang po yung kinuha ko. Kasi ang hirap po, ayan po, tingnan nyo. Tapos may dagta pa po siya, itong nakat natin. Ayan, may dagta. Tapos yan po, puro tinig po yung kanyang stem mo, ayan po. Sobrang hirap na ikat, na hawakan. Kailangan talaga meron kang pang guantes para makat mo siya. Ito, apat lang po yung nakat ko. Itatanim ko na po yan. Nag-prepare na po ako ng lupa. Alam niyo po itong plant na to, hindi po siya masyadong maarte sa lupa. Kahit any soil po, pwede po siya. Kagaya po itong prepare ko, loam soil lang po ito. Itong prepare kong lupa para sa kanila. Ayan po yung pinagputulan ko kanina. Diyan po ako nag-cut ng pang-propa ko na Christ thorn. Tingnan niyo po, madagta po talaga yung pinaka-pag-cut niya. Tsaka tingnan niyo rin po yung stem niya. Sobrang hirap po talaga mag-propa nito. Ayan, puro tinig po talaga. Kaya ang hirap po talaga. Ayan po, madagta rin. Diyan po ako kumuha ng pang-cut sa Christ thorn. Kinat ko po siya pang propagate. Ayan po mga kaplantito plantita, na tanim na po natin yung pang propagation natin ng Christ thorn. Sobrang mahirap po talaga siya itanim kasi matinig po talaga yung stem niya. Nasugatan nga po ako sa pagbaon ng stem niya sa lupa. Pero po kapag na ibaon niyo na po siya sa lupa, mabilis lang po siya mabuhay. Tamang pagdidilig lang naman po siya, pero hindi po siya matakaw sa tubig. Sa base ko, sa experience ko po, hindi po siya matakaw itong Christ thorn na bulaklak. Kaya po dapat may protection po kayo sa kamay nyo kapag nag propa po kayo ng Christ thorn na to, na plant na to, kasi matinig po siya tsaka madagta. Ayan po mga kaplantito-plantita, kung nagustuhan niyo po itong video na to, just subscribe, like, and share. Tsaka po maraming salamat po sa mga walang sawang sumubaybay sa vlog ko po, sa pagsuporta niyo po. Maraming salamat po sa inyo.
God bless po.